So welcome sa Rod TV. Itong topic na pag-uusapan natin ngayon ay nalaman ko una kay Manong Bluetooth TV. So big shoutout po sa inyo, Manong B. So sa YouTube nga, kapag nag-livestream ka, pwede kang mag-send ng super chat or ng super stickers. Yun yung tawag doon. Ginagawa ito ng mga viewers para mapakita natin yung appreciation natin sa isang live streamer or sa isang YouTuber. Pero ngayong 2021, hindi na lang ito para sa mga live streamer. Para na rin ito sa mga content creator na more on uploading a content or uploading a video. Parang ako, yung ginagawa ko ngayon na pinapanood nyo, ine-edit ko yung video na to at ina-upload ko or pina-publish ko. At yung bagong feature nga na ito ay tinatawag na Super Thanks. Ano ba muna ito? Anong purpose nito? Anong requirement sa channel para gumana ito? Paano ito i-activate or paano ito i-on sa channel mo? At ano yung mga dapat ko pang malaman about dito? At sa video nga na to, sasagutin ko yung lahat at ipapaliwanag ko yan sa inyo ng mas malawak. So, ito na nga ba ang bagong extra income sa YouTube ngayon? So like mo muna tong video na to at mag-subscribe sa YouTube channel ko for more YouTube information and YouTube updates. At simulan na agad natin to pagkatapos ng intro. Hi guys, ako si Rod TV. Gumagawa ako ng mga YouTube tips and YouTube tutorials. So kung gusto nyo ng ganong klaseng content, feel free na bumisita sa aking YouTube channel and i-check yung mga videos na ginagawa ko. YouTubers, vloggers, creators, influencer, or YouTube star. Yan yung mga tinatawag natin sa mga taong napapanood natin through YouTube. Actually, sila rin yung rason kung bakit yung panonood natin ng television ngayon is unti-unti nang nawawala. Dahil sa mas pinadaling teknolohiya katulad ng cellphone, tablet, computer, laptop, nakakanood na tayo ng videos, nakakanood na tayo ng balita sa kahit anumang sulok ng bahay natin. So kahit nasa banyo ka pa, pwede kang makanood ng mga videos. Way back 2017, doon linabas yung Super Chat. At 2019, doon naman linabas yung Super Stickers. Ginawa ito ni YouTube para sa mga audience na gustong magpakita ng appreciation sa idol nilang live streamer or YouTuber. Itong bagong feature ni YouTube na Super Thanks, ang tawag dati dito ay Viewer Applause. Pero yun ay testing pa lamang kasi hindi pa ito pinakalat sa buong mundo. Iilang countries pa lang ang naka-experience nun at saglit lang. Pero itong Super Thanks ay nasa YouTube beta pa rin. Ibig sabihin, nandun pa rin sila sa testing method or sa testing phase, no? Kung saan tinitignan pa rin nila yung feedback ng mga tao kung okay ba ito or medyo kailangan pa nilang i-enhance, something na ganun. So ngayon pag-usapan na nga natin ano ba ang Super Thanks at ano ang purpose nito. Para mas madali nyo maintindihan sa mga live streaming, di ba pwede tayong mag-send ng mga stars, mag-send ng donation, support. Ngayon naman, pati sa mga video creator na more on upload content lang yung ginagawa katulad ko. Ibig sabihin sa mga katulad ko na content creator na more on uploading content, pwede na ho kayong mag-send ng mga donation or ng cash. Pero dito nga sa YouTube, ginawa nilang Super Thanks. So parang ano siya, parang tip, no, na kunyari natuwa ka sa isang video na napanood mo, na-entertain ka, may natutunan ka, and tingin mo naman nag-effort yung video, nag-effort yung tao na to na gumawa ng video para ipakita sa'yo, then pwede ka magbigay ng tip at yun nga yung Super Thanks. Doon siya papasok. So, ano-ano ba ang mga requirements sa channel para gumana ito? First thing na kailangan nyo malaman is pasok ba yung bansa nyo sa mga pwede nang gumamit nito. Dahil ilalabas ko naman sa screen or nakikita nyo na ngayon sa screen yung mga bansa na doon pa lang pwedeng gamitin ang Super Thanks. So let's say lahat ng audience ko is taga Pilipinas. Doon pa lang sa first requirement is pasok na kayo. Second requirement, kailangan part na kayo ng YPP or na-reach nyo na yung 1,000 subscribers and 4,000 watch hours. So yun yung kailangan. So ito nga yung mga other information na kailangan nyo pang malaman about sa Super Thanks. Dapat ang video mo ay naka-public para gumana ito. Dahil kapag naka-private or unlisted yung video mo, hindi ito pwede panoorin. So hindi ito pwede lagyan ng Super Thanks. Kapag ang video mo naman ay made for kids, then hindi rin siya pwede lagyan ng Super Thanks. Kapag ang video mo naman ay merong
content ID claims or copyright claims, hindi rin po ito pwedeng lagyan ng super thanks. Or kapag gumagawa ka ng live streaming or premiere, hindi rin siya pwede dahil nga ang pwede lang doon is super chat and super stickers. So yun lang yung pwede. So walang super thanks doon. So ito ang tanong, paano ko ba ito i-activate or i-on sa channel ko? Sa mga phone user dyan, iset nyo muna ng desktop mode yung Chrome nyo or any browser na pwede nyong paggamitan. Para lang masabayan nyo ako. Go to your YouTube Studio. Punta kayo sa monetization. And dito sa supers. Makikita nyo na nakablue na yung super chat and stickers kasi nakapag-live na rin ako. Pero naka-gray nga yung super thanks. So, i-click mo lang yan para maging blue. Again, as of this moment, nasa beta pa rin itong super thanks. So, swertihan no kung meron na kayo dahil alam ko meron ng iba sa inyo at merong hindi pa pwede. So, kapag nakita mo tong sulat na to, ibig sabihin hindi pa talaga pwede siya gamitin as of now. So, gumagana na ba yung super thanks sa'yo or hindi pa? I-comment mo naman sa baba. So, ano ba ang itsura ng super thanks sa video? Para lang sa example, nag-try ako gumamit ng incognito. Walang account na naka-login dito, so hindi ko makikita ang super thanks na button. Pero once na may account na naka-login, then pwede mong makita yung super thanks at katabi niya si share button kapag tinitignan mo ito sa wider screen. Pero kung phone user ka naman, tapos may naka-login naman na account, pero kapag nanonood ka sa ibang video, wala kang nakikitang super thanks, what you need to do is update your YouTube app. So, kunyari ina-update mo na, then okay na, try mo na ulit i-check yung mga videos sa YouTube mo at makikita mo na yung super thanks sa tabi ng download button. Pero kung wala ka pa rin makitang super thanks sa idol mo na pinapanood mo pero naka-update naman na yung YouTube app mo, ibig sabihin lang yan, hindi pa niya na-activate yung super thanks sa channel niya dahil nga bago pa lang ito at hindi pa ito alam ng nakararami. So, ang pag-share sa video na to ay malaking tulong para ipaalam sa lahat ng influencer na pwede na nila itong gamitin. So ano bang mangyari once na gusto mong gamitin yung super thanks or gusto mong mag-send sa idol mo? Ano ba yung magiging itsura niya? As a viewer, kapag pinindot mo yan, ganito yung itsura. May lalabas na thank, tapos yung name ng YouTuber. Meron diyang apat na color na nagre-represent ng price na ibibigay mo. 50 pesos sa blue, 125 pesos sa green, 250 pesos sa yellow and orange, and 1,250 para sa red, maroon. Kaya po peso yan dahil naka-base po ako sa Pilipinas. Maaring mag-iba po yung currency niyan depende sa bansa kung saan ka ngayon nakatira. So sabihin na natin na bibigyan niyo si Rod TV ng 1,250. Kunyari lang ha, masyadong malaki yun alam ko eh. So pipindutin ko siya at ganito yung lalabas. Sa Pilipinas may tatlo tayong option. Yung add credit or debit card, add PayPal or link GCash. So yung GCash yung pinaka-convenient sa lahat. So ano ba mangyari if ever na nakapag-set na tayo ng payment method natin? May lalabas na animation ng thanks at may mga logo. At mag-a-appear sa comment section ang nagbigay with the highlighted comment at word na thanks and kung magkano yung binigay niya. So if ever na magbibigay nga ulit kayo kay Rod TV ng 1,250, joke lang yun ha, hindi to ano, hindi ako nagpaparinig, kunyari lang, ang mangyari doon, may hatian na mangyari. Ibig sabihin, parang tulad lang sa dati, 70-30. 70% mapupunta sa creator and 30% mapupunta kay YouTube. So if ever nagbibigay kayo ng 1,250, hindi po lahat yun mapupunta sa akin. So remember, if inabuso natin itong feature na to, dahil sa sapilitan mong pinag-a-avail yung mga audience mo para sa isang bagay na hindi naman makatarungan, maaring tanggalin sa'yo ni YouTube yung access ng super thanks. Pwedeng mabigyan ka ng community guideline strike ang mahuhuli na aabuso sa ganitong feature. So hayaan nyo lang kung may magbibigay sa inyo at kung wala pa muna ngayon ay okay lang rin yun. So sabi ko kanina parang tip lang, hindi lahat ng customer bibigyan tayo ng tip. So ganun lang yun. So gusto ko muna i-shoutout si Sir Michael G dahil siya yung pinakauna nag-send sa atin ng super thanks at gusto ko lang siya sabihin sa video na to para soon no maalala ko kung sino yung pinakaunang subscriber ko na nag-send ng super thanks sa akin. So shoutout sa'yo Sir Michael G.
So ito nga yung honest opinion ko or honest feedback or suggestion sa bagay na to. First opinion is very helpful talaga ito sa lahat ng content creator. Dahil bagong feature na naman ito para magkaroon kami ng extra income, no, para doon sa final revenue namin. Number 2 opinion, sobrang effective nito sa mga channel na may mga niche. Alam naman natin yung niche is a video topic sa isang channel. Bakit? Kasi kapag may niche ka, meron kang target audience. Pero hindi ko sinasabi na 100% accurate itong sinasabi ko. Kasi kung yung channel mo ay may niche, tapos yung video mo ay helpful, mas mataas siguro yung chance no, na magbibigay sa'yo yung mga audience mo. Compare sa channel na nakakatawa lang. Para sa akin, parang mas matimbang yung video na educational or informative. Kasi kapag may natulong tayo sa tao, parang alam mo yun, mapapagaan natin loob nila. Tapos para magmumukhang lifesaver yung video natin. Number 3, siguro yung suggestion ko dapat i-enhance pa ito ni YouTube. Dahil yung mga sender ng Super Thanks ay walang kakayahang gumawa ng customized message. Ang only message lang na pwede is yung word na thanks. Yun lang. Number 4, concern ko sana i-prioritize ito ni YouTube sa comment section. Yes, ma-highlight yung comment mo na nag-send ka nga ng super thanks pero hindi siya mag-a-appear sa top comments. So, yun yung pinaka-kinakabahala ko. So, if ever lang na may mag-send sa akin ng super thanks sa video na to, iha-heart ko talaga at magre-reply ako sa comment para mapasalamatan ko po kayo. And isi-check ko yung pinaka-comment section sa video na to. And sabi ko nga kanina, si Sir Michael G yung first sender ng super thanks natin pero hindi po ito nakalagay sa top comments ko sa video kung saan siya nag-send. So I hope na gawing automatic top comment yung mga taong magsisend ng super thanks sa isang channel or sa isang video. Diba? Parang mas maganda kasi yun. Number 5 concern about sa hatian. Hindi naman po ako nagreklamo na may hatian na nangyari ngayon sa YouTube, no? Ang akin lang, dahil nga sabi ko it's more on a tip, parang mas maganda na taasan pa yung 70%. Kahit sana 80-20, ganun, 80% sa content creator, 20% ka YouTube. Kasi parang yung Super Thanks, it's an appreciation tool talaga na pwedeng gawin ng audience if nakita niya yung content creator ay naglalabas talaga ng effort. Para sa akin lang ha, mas reasonable yung 80-20 para sa akin. Number 6 concern, hindi ko po alam no kung saan natin makikita yung mga channels na nagbigay sa atin ng super thanks. As in, hindi ko pa makita kung saan sila pwede makita lahat, parang ganun. So habang ine-edit ko yung video, bigla ko ngayon nakita kung saan matatagpuan ng report na may nag-send na sa atin ng super thanks. Go to your YouTube studio, go to contents, piliin mo yung video na gusto mong i-check. Go to analytics and go to revenue. And sa baba, sa transaction revenue, doon siya lalabas. As of now, viewer uploads pa ang term na ginagamit dito. So kung kaka-upload lang ng video mo, maghintay ka ng 24 to 48 hours para may lumabas na report sa analytics ng video mo. Number 7 concern, sana i-priority ito sa notification. Mas maganda po kasi na kunyari, Sir Michael G., send you a super thanks on this specific video, chuchuchu, mga something na ganun. Para lang alam ng content creator na may nag-send sa kanya. Kumbaga, ipa-priority rin siya sa notification. Kumbaga, meron siyang sariling notification doon. Diba? Mas maganda pa ganun. Number 8 concern, pasensya na kung madami ang concern na. Sana may option yung mga sender to hide their identity. Alam naman natin na hindi lahat ng Good Samaritan is gusto ma-expose yung personality nila sa camera or sa public. May mga tumutulong ng patago na hindi na pinapaalam kung kanino galing, anong pangalan niya, mga something na ganun. So, if ever na may gustong mag-send ng super thanks, sana may option of to hide their identity na ang makakakita lang is yung content creator at hindi na itong pupublish sa pinaka comment section ng pinagsenda niya para hindi na makita ng ibang tao. Di ba parang mas maganda yon? At the end of this video, gusto ko lang sabihin na sobrang good news po talaga ito. As in, magandang balita talaga. And marami pong creator ang pwedeng matulungan ng bagong feature na ito. So ikaw, what's your thought in this feature? Malapit ka na ba ma-monetize or monetize ka na? Pwede na ba siya or hindi pa siya pwede sa'yo? I-comment mo lang yan sa baba dahil babasahin ko po yan. Also, I will link down below lahat ng information na pwede niyong mapagkuhaan about sa Super Thanks at yung video na rin ni Manong Bluetooth TV na ginawa niya ito ng explanation niya. Again,
This is Rod TV. Maraming maraming salamat and peace out.